Luho. Halos hindi na makita ang mga palayan sa Lagunoy, Camarines Sur dahil sa baha nung Lunes. Umapaw ang tubig hanggang sa kalsada. Higit 100 residente sa Barangay Santa Maria ang inilikas, lalo't malapit sila sa ilog. Nagkaroon po kami ng forced evacuation sa aming barangay dahil po sa walang tigil na pag-ulan. Yung mga evacuees namin ay nandun na sa evacuation center. Binaharin ang Barangay Dahat. Pahirapan sa pagdaan ang mga tao, pati mga motorsiklo at bisikleta. Bahagyang humupa ang baha Martes ng umaga, pero nasirang isang tulay na nagdudugtong sa Barangay Gubat at Himagtokon. Nagkabit ng lubid ang mga taga-MDRRMO para magsilbing tawiran sa paghahatid ng relief goods. Pero pinagbawalang dumaan ang mga residente sa lubid dahil delikado. We have contacted yung project engineer Kasubago. They're sending their assessment team then and yung equipments para temporarily marimedyuhan ito. Kahit peligroso, inakyat ng isang ginang ang hagdanan na inilagay sa nasirang tulay para makatawid. Kailangan kasi siyang isakay sa ambulansya, lalo't manganganak na. Rumisponde ang Municipal Engineering Office sa landslide sa Barangay Sipi sa Daraga Albay. Natabunan ng gumuhong lupa ang isang tricycle. Binahari ng ilang bahagi ng Albay at Camarines Norte. Pinasok ng baha ang Alcoba National High School sa Barangay San Isidro sa Bulan Sursogon noong Lunes. May nasira ring spillway sa Barangay San Ramon sa Bulan. Suspendido pa rin ang biyahe ng maliliit na pampasiherong bangka sa Quezon. Binaha naman ang Barangay Kadian at mga karatig lugar sa Oras Eastern Samar. Sa Melita, Davao Occidental, nasagip ng Philippine Coast Guard Substation sa Melita at mga rescuer ng MDRRMO ang tatlong mangingisda mula sa lumubog na bangka nitong Linggo. Ayon sa Coast Guard, hinampas ng malakas na alon at hangin ang dalawang bangka kaya lumubog. Irene Perol, ABS-CBN News.